So what's up mga boss, mga paps? Ngayon nga na to ay may kaunting isi-share na naman ako sa inyo para kahit paano ay may matutunan din kayong kahit konti. So ipapakita ko ngayon is about twin tub na washing. Ang problema kasi na ito, umuugong siya. Ang problema kasi ng pag-uugong ng washing machine, dalawa kasi yan, pwedeng marami pa. Pero ang pinakaunang maging problema niyan, sira yung kapasitor or sira na yung pinakamotor. So, nasa dalawa lang yan. Ang pinakaunang magiging problema talaga ng washing. So, itong ito ng spin dryer, titingnan natin kung okay pa ba siya or doon tayo magbabase sa kapasitor. Kapasitor to, kapasitor. So, yun mga boss, mga paps. Binaktas na lang natin si derecho para malaman na lang din natin kasi kung sakali, babakasin na lang din talaga yung motor. So, ito yung spin dryer niya at yun yung washing niya. Ito kasi umuugong na lang siya. So ngayon iti-test natin itong motor. Once kasi pag umuugong, dalawa lang yung problema niyan. Motor o yung capacitor. So iti-check natin to. So ayan, nakaset tayo sa times 1. At yung common niya, na, yung pin ng ating tester nasa, inabit natin sa wala tayong help, wala tayong kasama. Bali, iti-check lang naman natin yung wiring. Tunayin natin tong violet. So ang violet, may palo siya, may reading siya. May 1K. Violet, may reading siya. Ayan. Ayan. Itong gray, titest natin siya. So, ayun, di siya pumalo. So, ibig sabihin, itong motor na to, sunog yung winding niya sa loob. Kasi yung thermal fuse na, dito naman na nakakonekta. Ibig sabihin, kasi may resistance siya, okay yung thermal fuse. Ang motor, ang winding talaga ang problema. Ayan. So babaklasin natin to, tingnan natin kung ano magagawa pa sa kanya. Sige. Ayun mga boss, mga paps, binuksan natin yung motor, yung winding niya. So unang sumalubong sa akin na nakita ko ito. Ano ba? Ayan. Ito pong unang sumalubong sa akin, no. Ito. Dalaw yan siya. Isa pa, putol na yan. So ibig sabihin, yung winding natin, pasira na talaga siya. So yun mga boss, mga pops, tumili tayo ng bagong motor dahil nga di nakakayanin to. So itong sitwasyon, napakahirap na idugtong-dugtong yan. Palit motor na talaga yan. Kaya pag yung washing nyo ay umuugong na lang, so dalawa lang yung magiging sira niyan. Kung hindi kapasitor, yun yung pinakamotor. So ngayon, dahil nga di nakaya, palit tayo ng bagong motor. Pag bumili kayo, dala nyo na itong sample, ipakita nyo. Kasi ito yung titingnan. Tapos ipapalit. Ganyan din. Ayan. 3.5. Ito po kasi yan. 3.5 microfarad. Ito po yan. Yung 3 na yan. 3 microfarad. Yan po yan. Ayan. Ito yung push sa baba. Ayan. Ito. So, balik na natin. So yun na mga boss, mga paps, ito try out ko natin siya. So yun, nakasaksak na siya. Ito yun, nalagay ako ng palatandaan kung ano yun. So bigitan natin yung switch sa likod. Ayun. Nalagay na siya. Ayan. Ayan na. Ayan. Nalakas yung likod. So sabihin, nasira namang washing na to kaya umuugong yung motor. So yung kapasitor niya so, is good pa. So yun mga boss, mga paps, susubukan nyo natin na ang gawa nating dryer. Ito. Yun. Ayan, ang sharp. 7.5. Ay, gumana. Gumana na siya. Kung mapapansin nyo, sila din ay ikot na ang spin dryer. So yan, ulitin ko lang, oh. Once pag yung washing natin ay umuugong,
di na umiikot yung dryer o yung wash motor. Dalawa po kasi ang kailangan nating i-check yan. Una-una yung capacitor. Yung capacitor nasa loob o yung mismo motor. Ngayon, kung sakaling okay pa naman yung capacitor mo, so doon ka na sa motor. Pero mas kadalasan kasi pag halimbawa umuugong na motor talaga siya kadalasan ang nasisira. Yun yung pinaka causes kung bakit siya umuugong na lang. Ang pinaka solusyon niya is nagpalit tayo ng winding motor. Kasi hindi na siya kinaya dito sa winding na to. Ayan. Hindi na talaga niya kaya. Ayan. So wala, hindi na kaya to. Solution, palit motor. Palit na winding motor. Okay. So yun lang guys. Maraming salamat.